Noong 2019, isang grupo ng mga teroristang Kenyans ang nanloob sa isang hotel sa Nairobi at walang habas na nagpaputok sa mga inosenteng sibilyan na ikinasawi ng marami. Isa sa mga sibilyang naipit sa loob ng hotel ay may tinawagang kaibigan upang sumaklolo sa desperado nilang sitwasyon. At ang taong tinawagan niya ay isa palang malupit na miyembro ng British Air Service Team o SAS. Kahit mag-isa, sumugod ang sundalong ito sa hotel at sa loob ng 7 oras, siya ang naging pinakamasamang bangungot na sumalubong sa mga terorista. Dahil sa kanyang kabayanihan, daan-daang buhay ang nailigtas. Ito ang true story ni Christian Craighead, ang bayaning SAS na walang takot na lumaban sa isa sa pinakamaaksyong terrorist rescue mission sa kasaysayan. Mr. January 15, 2019, isang tipikal na Martes ng hapon ang masasaksihan sa Dusit D2 Complex Hotel sa Nairobi, Kenya. Ang naturang establisemento ay laging puno at abala dahil sa hindi mabilang na mga turista at mga lokal na bumibisita sa lugar. Dahil bukod sa hotel, marami ring mga shops at restaurants ang pwedeng puntahan doon. Kilala rin ang lugar bilang isang tourist hotspot at lokasyon kung saan maraming nagaganap na international business activities. Ngunit pagpatak ng alas 2:30 ng hapon, ang pagkaabala ng mga tao ay mapapalitan ng pagkaripas at pagtakbo palabas ng establisemento, dala ng 2 sunod na pagsabog. Bagamat kauumpisa pa lang ng taon, hindi na bago sa bansang Kenya ang makaranas ng gantong mga senaryo. Sa katunayan, simula pa lang ng pagkakatatag nila noong 1895, kaliwat kanan ng sigalot ang kinasangkutan ng naturang bansa. Bukod sa mga political interest na involved ang mga Western countries tulad ng US at UK, dumagdag pa marahil ang kanilang mahinang sandatahang lakas, korap na gobyerno at kahirapan upang maging isang easy target ng mga terrorist groups sa buong mundo. Sa katunayan, noong 2019 mismo, 6 na terrorist attacks ang nangyari sa bansang Kenya. Dahil sa naghihingalong depensa ng bansa, buhat ng kabi-kabilang pag-atake ng iba't ibang grupo ng mga terorista, nag-step in ang mga bansang US at UK upang bigyan ng special training at support ang Kenyan forces para depensahan ang sarili nito. Taon-taon, nagkakaroon ng mga joint military training at exercise ang UK, US at Kenya upang paigtingin ang kasanayan nito pagdating sa pagresponde sa mga pag-atake ng mga terorista sa loob mismo ng kanilang bansa. At noong 2019, naatasan ang Special Air Service Team o SAS upang manguna sa pagtitraining ng Kenyan forces. At isa sa mga miyembro ng naturang grupo ay si Christian Craighead. Si Christian Craighead ay isang veteranong sundalo mula sa UK. At hindi biro ang kanyang journey bilang isang sundalo. Sa edad na 16 anyos, ang totoy na si Craighead ay nakapasok na sa British Army. Noong 1992, nag-umpisa si Craighead bilang isang junior paratrooper. Sa loob lamang ng halos 3 taon, umakit na agad siya ng rango mula sa pagiging isang paratrooper papunta sa pagiging isang platoon member ng Pathfinders, isang Advanced Force and Reconnaissance Group. At dito marahil pinanday ng panahon ang kanyang kasanayan bilang isang sundalo. Dahil noong 2003, isa si Craighead sa mga i-deploy na sundalo upang sumabak sa gera sa Iraq. 9 years pagkatapos na ma-deploy sa notorious na gera sa Iraq, natapos naman ni Craighead ang 6 na buwang training para mapabilang sa SAS. Ang British Special Air Service ang isa sa pinakamasikreto at pinakamalakas na puwersa militar sa mundo. Sa katunayan, hindi dinidisclose o pinapaalam sa madla ang mga operasyon ng SAS dahil bukod sa highly classified at controversial ang mga yun, higit na mas delikado at maaksyon at mas malupit ang kondisyon ng kanilang mga assignments kumpara sa ibang bahagi ng sandatahang lakas ng UK. Ngunit hindi lang iisang grupo ang SAS, may mga level rin o rango sa loob ng tinaguriang quiet professionals. Ang pinakamatitikas at mababangis na tao ay napupunta sa 22nd SAS Regiment kung saan kabilang si Craighead. At dahil sa makulay, maangas at malupit niyang experience mula sa iba't iba niyang assignments, isa sa mga napili si Craighead upang itrain ang mga Kenyan officers sa counter-terrorism noong 2019. Ngunit ang isang mapayapang training sana na kanyang dadaluhan ay mapapalitan ng isa na namang aksyon mula sa pag-atake ng mga terorista. At sa kasamaang palad, dito pinakamagaling si Craighead, ang pagresponde sa krisis na may banta ng terorismo. At para sa mga kalalakihang umatake sa Dusit D2 Complex,
kanilang mai-encounter face-to-face ang pinakamabagsik na bangungot ng kanilang buhay. 2:30 ng hapon, limang kalalakihan ang namataang aligaga papasok ng Dusit Dito Complex sa Nairobi, Kenya. Mula sa mga footages na nahagip ng mga CCTV, halatang planado ang pag-atake. Dahil kalkulado ng mga terorista ang kanilang mga galaw, niwala halos pag-uusap na nangyari at automatic ang kanilang pagkilos sa oras na nakapasok na sila ng naturang establishmento. Armado ng mga AK-47, ilang pampasabog at mga ekstrang clip ng magazines, animo'y sasabak sa malakihang gera ang mga kalalakihan. Talagang motibo nila makagawa ng malaking pinsala at kaguluhan mula pa lang sa kanilang mga kargada at pagkilos. Masasabing talagang pinag-aralan ng mga terorista ang kanilang gagawin. Dahil sa pagpili pa lang ng target, talagang masusing pinag-isipan ang kanilang misyon. Ang Dusit Dito Complex ay isa sa pinaka-developed na business areas sa Nairobi, Kenya. Kaya masasabing hindi lang ito pag-atake sa mga lokal na Kenyans, kundi pati na rin sa mga international employees at businessmen na nasa naturang lugar. Matapos na matagumpay na makapasok sa lugar, isa sa mga terorista ang humiwalay sa grupo. Mula sa kuha ng CCTV, mapapansing alam na alam ng taong yon ang dapat niyang gawin. Ni walang pagtatanong o pag-uusap o mas kinasenyas ang makikita mula sa grupo. At para naman sa mga walang kamuang-muang na kumakain sa Secret Garden Restaurant na nasa loob ng hotel, isang nagbabadyang panganib ang tatapos sa kanilang mapayapang pagmimeryenda lang sana. Sa gitna ng ingay ng mga pag-uusap ng mga guests, may isang lalaki nakatayo sa gitna habang may kausap sa telepono. Maya-maya pa, halos napatahimik ang lahat at napatingin na masama sa lalaking nasa kanyang cellphone. Sumisigaw ito gamit ang Swahili language at tila nakikipag-away sa kanyang telepono. Para sa ilan, inakala nilang epal lang ang lalaki at isinawalang bahala ang nangyayari. Ang ilan naman ay tila kinakabahan dahil kakaiba raw ang ikinikilos nito. Bagamat galit, bakas daw ang inig, pawis at pag-aalala sa boses nito. Isang sandali pa, isang sigaw ang sinabi ng terorista at dali-daling tinanggal ang kanyang jacket. Sa loob nun, nakabalot pala ng pampasabog ang kanyang katawan at bago pa man makapag-react ang mga kumakain sa restaurant, isang malakas na pagsabog ang yumanig at gumulat sa buong Dusit Dito Complex na ikinasawi agad ng lalaki at maraming tao sa restaurant. At yun ang unang phase ng kanilang plano. Pagkatapos ng malakas na pagsabog, dali-daling kumilos ang natitirang apat na terorista. Yun pala ang hinihintay nilang hudyat upang ilungsad ang kanilang pag-atake. Sa kanilang paglusob, dalawang Kenyan police officers ang kanilang binaril. Nang marating nila ang parking lot ng lugar, hinagisan nila ng mga granada ang mga nakaparking na sasakyan, dahilan para sumabog ang tatlo sa mga yun at kumalat ang mabilis na apoy. Sa ilang sandali lang, ang isang tipikal na Martes ng hapon ay naging isang mistulang eksena sa gera kung saan ang mga kawawang sibilyan ay naipit sa gitna ng kaguluhan. Matapos ang mga pagsabog at sigawan, umaksyon na agad ang mga terorista sa pangalawang parte ng kanilang misyon. Pumasok na mismo sa loob ng hotel ang mga ito at nagpaula ng mga bala sa kung sino man ang kanilang matagpuan sa bawat silid. Mapababae man o lalaki, lokal man o foreigner, walang bakas ng pagdadalawang isip ang mga terorista sa pagkalabit nila ng gatilyo. Dito na lalong umusbong ang panik sa naturang lugar at ang bawat tao na nasa loob ng building ay tumatawag na ng tulong upang maisalba sila mula sa kapahamakan sa kamay ng mga walang awang teroristang ginagawang target practice ang mga sibilyan. Matapos ang ilang sandali, mamamataan na sunod-sunod na ang pagdating ng mga private security forces, off-duty police officers at mga armadong concerned citizens upang rumisponde sa emergency. Sa loob ng naturang complex, isang hindi nakilalang lalaki ang bumunot ng kanyang cellphone habang nasa loob ng CR na kanyang pinagtataguan. Tumawag siya para humingi ng tulong sa isang kaibigan. At ang sumagot sa kabilang linya ay walang iba kundi si Christian Craighead. Nang marinig ni Craighead ang mga putukan sa background, walang kaabog-abog na tumakbo ito sa kanyang truck upang kuhanin ang kanyang gear at suungin ang panganib sa loob ng Dusit Dito. Kahit na walang intel, off-duty at walang order mula sa kanyang mga superior, na pagdesisyonan ni Craighead na rumisponde sa pinangyayarihan ng insidente dahil parte o mano ito ng kanyang sinumpaang tungkulin. Suot-suot lamang ang kanyang balaklava, Armani na pantalon, rubber shoes at nag-iisa niyang body armor sa truck. Susuwagin niya ang sungay ng mga terorista gamit ng kanyang Glock 17 combat knife at ang kanyang Imaco C8 carbine rifle. Walang impormasyon si Chris kung ilan ba talaga ang kalaban sa loob ng gusali.
Ngunit sa labas pa lang ay rinig na niya ang mga dekalibreng baril na umuugong sa loob, kaya alam niya na hindi biro ang bakbakang kanyang susuungin. Dahil sa kanyang elite na training at proven na combat instincts, tila isang robot na nag-on si Craighead, at ang mabangis na SAS officer ay pumasok ng mag-isa sa loob ng complex. Dala ng mga naunang pagsabog, mausok at makalat na sa loob ng hotel. Ngunit kailangan ni Chris na maging maingat dahil bukod sa mga terorista, marami ring sibilyan sa loob na maaring madamay sa putukan. Ilang minuto lamang matapos ang kanyang mag-isang paglusob, lumabas si Craig dala-dala ang tumpok ng mga sibilyan na kanyang inirescue sa loob. Makikita sa ilang video footages na hawak-hawak pa niya ang kamay ng isang sibilyan at inaalalayan ang kanilang pagtakbo patungo sa safe na lugar. Pero hindi pa mission accomplished para kay Craighead ito. Matapos na ma-rescue ang ilang survivors, pumasok uli si Craighead sa loob upang tugisin ang mga teroristang gumambala sa lugar. At ito ay paulit-ulit niyang ginawa ang maglabas ng mga sibilyan at muling babalik sa loob. Lumipas pa ang ilang sandali ay dumating na ang reinforcements at agad-agad niyang na-coordinate ang mga responding Kenyan officers sa binabalak niyang operasyon. Na-secure agad nila ang perimeter at naghati-hati upang masweep ang kabuuan ng complex na yon. Bagamat may mga kasamahan na siya sa naturang operasyon, mamamataan na humihiwalay sa grupo si Craighead upang tugisin ng mga terorista na mag-isa at tila mas efficient at mas mabilis ang pagkilos ni Craighead kumpara sa daan-daang puwersa na rumispundi doon. Bawat sulok, bawat kwarto, bawat pasilidad, mabilis na na-sweep at na-check ni Craighead ang lugar hanggang sa isang open area. Namataan niya ang dalawang terorista na dala-dala ang mga karag-karag na AK-47 nila. Ngunit ang mga utak-bala ng terorista ay walang binatbat sa veteranong sundalo. Bago pa man nila makalabit ang kanilang mga gatilyo, paparating na sa kanila ang mga bala mula sa baril ni Craighead. Walang ka-effort-effort niyang napatumba ang dalawa. Dahil hindi pa sigurado kung ilan pang attackers ang nasa loob ng naturang lugar, maingat pa rin sa pagpasok si Craighead sa complex. At ilan pang mga sibilyan ang kanyang naisalba palabas ng building. Tumulong din si Craighead sa logistics ng operasyon. Tumagal pa ng ilang oras ang tensyon hanggang sa napaniwala ang tapos na ang insidente nangyari. Ngunit noong madaling araw ng January 16, isang pagsabog na naman ang umalingaw-ngaw sa Dusit Dito Complex. Dahil ano pang magsagawa ng full sweep operation ang Kenyan forces sa lugar at naaresto ang mga dalawa pang natitirang terorista na sugatan na nagtatago sa isang kwarto ng hotel. Sila ay nakilalang parte ng Al-Shabaab Insurgents. Ang grupo ng Al-Shabaab ay isang political militant group na nakipagtulungan sa Al-Qaeda. Ayon sa statement na inilabas ng mga leader ng naturang grupo, ganti daw nila ito sa US dahil sa paglipat ng US Embassy sa Israel. January 16, 11:48 PM, inannounce ng Kenyan government na 22 na mga sibilyan ang nasawi sa insidente. At para naman kay Craighead at sa kanyang katapangan at selfless na dedikasyon sa pagtulong sa kapwa, ginawaran siya ng Conspicuous Gallantry Cross, pangalawa sa pinakamalaking award na pwedeng matanggap ng isang British soldier. Ang kanyang kabayanihan ay nakapagligtas ng daan-daang hostages sa hindi malilimutang araw na yon sa kasaysayan ng Nairobi. At dahil sa istorya ng kanyang katapangan, ilang mga documentaries, maski video games ang nag-mention sa kanya. Patunay lamang sa malaking kontribusyon ng kanyang mga aksyon sa sandatahang lakas hindi lamang ng mga Briton, kundi pati na rin ng buong mundo. Nagsulat siya ng libro na naging bestseller tungkol sa naging karanasan niya na pinamagatang One Man In. Nag-retire si Craighead bilang SAS noong 2020. Patunay lamang ang kwento ni Christian Craighead na ang kasamaan ay laging may katapat. Kaya imbis na gumawa ka ng masama sa kapwa, gumawa na lang tayo ng tama, magmahalan imbis na magsiraan o magsakitan. Dahil sa bandang huli, iisa lang naman ang hangarin natin sa mundong ito, ang umunlad, sumaya at humaba ang buhay. Pero kung sadya ka talagang masama at di ka pa rin nagbabago, isang araw, makakatapat mo rin ang isang tulad ni Christian Craighead na magiging pinakamasamang bangungot mo at tatapos sa kasamaan mo. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, i-share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.